Magluluto tayo ngayon ng pinakbet. So, ang una kong ginawa, pinalambot ko, nilagyan ko ng tubig yung ating karne hanggang sa matuyuan. Tapos, inayaan ko lang siyang maprito sa sarili niyang mantika. Ganyan, nagigisa na tayo ng bawang. Sibuyas. Yan, gisa-gisa lang. Gisahin natin mabuti para malasa ang ating sa gisa pa lang may lasa na. Ayan, ganyan po tayo kung magluto ng pinakbet. Una yung karne, pinalambot sa tubig na may asin. Ayan, ginasa ng bawang, sibuyas, kamatis. Ayan, gisahin natin mabuti para malasa po sa ating gulay. So, ayan, mga fresh gulay ang ating gamit. Sama na natin sa gisa ang ating pinalambot na karne. Yan nga palang karne natin ay medyo yung nasusunog-sunog na para may malasa talaga. So yan, lagyan natin ng alamang, bagoong, or bagoong. Alamang ang tawag dito sa Rizal. So yan. Bawang, sibuyas, kamatis, sama na yung karne, then yung alamang ilagay. Ilagyan ko din po yan ng pork cubes or pork cubes pampalasa para ma-enhance ang lasa niya. So yan, gisa-gisa na, tapos lagay na natin ng gulay. Halo-halo na siya, okra, sitaw, talong, ampalaya, lahat ng matitigas, yung madilaw, kalabasa. Yan, sama-sama siya hanggang sa maluto na lang. Yan, lagay na natin. Halo-halo. Mas masarap po dyan. Maraming kamatis. So, yung version ko ng pinakbet ay walang gata. Para lasang-lasa mo yung gulay, pinakang gulay. So, yan, lagay natin ng kalabasa. Para may konting makulay naman ang gulay. May kulay ang gulay. Yan, gisa lang po natin yan. Halo lang natin. Hayaan natin siyang maluto. Hindi ko na nilagyan ng tubig kasi nagkakaroon niya yan ng sarili niyang yung katas ng gulay. Sarili niyang katas yung magiging sabaw niya. So, yan. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Hayaan ko lang siyang maluto. Gisa-gisa lang. So, dapat dun pa lang sa gisa mo, may lasa na. Hindi na ako nagdagdag dyan ng asin, ng yun ang alamang yung pinang-asin ko dyan. And mix-mix lang natin hanggang sa maluto ang ating gulay. Yan. Pag kung gusto nyo, may gata, pwede naman. So, time na yan, pwede mo nang ilagay yung gata. Pero ako, ang aking pinakbet, walang gata. So, as is lang siya. Yan. Puro gulay. Masarap yan. Diyos ko, sarap yan. Tapos, papartneran mo ng pritong isda. Perfect sa tanghalian. So, yan. Hintayin lang nating maluto ang ating gulay. Okay na yan. Wala na tayong idadagdag pang pampalasa. So, ngayon, lagay na natin ang ating dahon ng kangkong. Yan, nakuha lang namin yan sa fish pan. May nakatali na puno ng kangkong sa isang lubid doon. So, yan. Ito na. Then, lastly, bulaklak ng kalabasa mula sa likod bahay. May tumubong kalabasa doon sa likod bahay. Yung bulaklak, kinuha na namin. Sinama na namin siya sa aming pinakbet. Dinding-ding pinakbet. Pareho lang po ata yun. Basta yan, luto na siya. Nagkaroon na siya ng sabaw, sarili niyang sabaw. Hindi ko na nilagyan ng tubig yan. Ayan, malapit na. Perfect. Then, ang kanyang kapartner, pritong galonggong. Habang excited na ang aking alagang aso. Thank you for watching!